Isa pang business ng ABS-CBN at ng mga Lopez, bibilihin na ng TV5 ni Manny Pangilinan. Tingnan ang mga detalye. Tila muling magkakaroon na ng bintahan na naman ng property sa pagitan ng ABS-CBN at ng mga Lopez at ni Manny Pangilinan. Ito ay kaugnay sa PLDT at Sky Cable. Sa isang latest na kaganapan ay nakatakdang bilhin ng PLDT ang Sky Cable Corporation sa halagang 6.75 billion pesos. Sa isang disclosure na nailabas sa Philippine Stock Exchange kahapon, March 16, inanunsyo ng PLDT na pinasok nila ang sale and purchase agreement sa kumpanya ng Lopez family upang bilhin ng 100% ng outstanding capital stocks ng kumpanya. Ang Sky Cable Corporation ay pagmamayari ng Lopez-led firms na Sky Vision Corporation, ABS-CBN Corporation at Lopez Incorporated. Sa nasabing disclosure ay nakasaad na, on March 16, 2023, PLDT entered into a sale and purchase agreement with Sky Vision Corporation, ABS-CBN Corporation and Lopez Incorporated, collectively the sellers, for the proposed acquisition by PLDT of the broadband business and its related assets of Sky Cable Corporation through the purchase of 100% of Sky's total issued and outstanding capital stock for a total purchase price of 6.75 billion pesos. The closing of the proposed transaction shall be subject to compliance with certain conditions precedent which include, among others, the termination or cessation of operation by Sky of its pay TV and cable businesses, obtaining all applicable government approvals and clearance, obtaining all required consents and corporate actions, and payment of the purchase price. Kung matatandaan noong 2020, inalok kay PLDT Chairman Manny Pangilinan ang pagbili ng Sky Cable ngunit hindi ito natuloy dahil sa usapin ng monopoly. Isa sa pag-aalala ay baka umano hindi ito panigan ng Philippine Competition Commission o PCC dahil may cable at internet company na rin ang PLDT. Samantala, ayon sa disclosure, makabubuti umano na sa nasabing transaksyon na broadband subscribers na sinserbisyuhan ng PLDT at Sky Cable. Nakasaad pa sa kanilang announcement na the proposed transaction is expected to benefit the existing broadband subscribers of both PLDT and Sky, A, in strengthening and expanding the coverage of their offerings and services, particularly in remote areas, and B, upgrading overall customer experience through the combined expertise, resources, and capabilities of PLDT and Sky. Ayon naman sa hiwalay na disclosure ng ABS-CBN Corporation, makatutulong ang pagbenta ng Sky sa pagpapalawak at pagpapalago ng kanilang content creation business. Nakasaad naman dito ay sinabi na, this was a strategic decision resulting from, among other things, the significant capital expenditure requirements of Sky Cable to maintain its competitiveness. The proceeds from the sale of the shares of ABS-CBN and the settlement of Sky Vision obligations to ABS-CBN will be used by ABS-CBN to settle and fund its retirement obligations. The sale of the company's ownership in Sky will also allow ABS-CBN to focus its resources on content creation. Tinatayang nasa 4 billion ang mapapunta sa ABS-CBN Corporation sa bintahan. Nitong nakarang linggo, lumabas nga ang mga ulat na ibebenta rin umano ng pamilya Lopez ang property nila sa Quezon City kung saan nakatayo ang iconic old headquarters ng ABS-CBN. Subalit matapos lumabas ay sinabi ng ABS-CBN na wala pang final na sagot kaugnay dito. Kasunod ito ng pagbasura ng Kongreso sa franchise renewal ng ABS-CBN noong July 2020 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong yung komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Edna Lee, kay Linda Bataykan at kay Sheila Balino. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.